morning, church. Grabe. Okay na po ba? Nahimasmasan na po ba tayo? Tignan mo yung katabi mo kung nandyan pa. May katabi ka ba? At nakikita nyo naman, overcoming pressure ang ating pag-uusapan this morning. At iba si Lord, matindi. Kailangan kasing maging personal ang mensahe na dinideliver natin dito every Sunday. So bago pa kayo, ako muna ang tinas ni Lord. As we talk about overcoming pressure today, ay, witness ko si Brother Marlon. Nandun kami sa tapat ng gym kanina. Nag-weights kami sa pressure. Grabe, pero I'll talk more about it this morning. And again, you know, today, ayaw lang natin na ma-feel good. You know, napupunta tayo dito ng Sunday para ma-feel excited pag may nagpipreach or ma-feel good kapag kumakanta. Kasi hindi lang yun yung purpose ni Lord for us. Diba? Hindi lang yun yung purpose ni Lord for allowing us to encounter Him. Hindi lang siya pa-feel good o yung parang, alam mo yung pag-excited ka, masaya kayo, tumatayo yung balahibo mo. So, oh, ang galing talaga, matayo, di ba? Ang galing. Pero hindi lang pang patayo ng balahibo si Lord. Kasi God's purpose is for us to be transformed and to be changed. Na every week na bumabalik-balik tayo dito, hindi lang tayo the same as last week. Na yung problema natin last week, dinadaing pa rin natin hanggang ngayon. Now, hindi ko kayo minamadali sa proseso. Kanya-kanyang timing lang yan. But then again, in the presence of pressure, dapat the faith gets stronger and stronger every day. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan lumakas ang pananampalataya mo, kapatid. Kasi nga, hindi wala naman, parang saan lang ang ating series, di ba? Kaya nga sinabing overcoming, lumilevel up tayo, kapatid. Tama ba? Yung level natin nung umpisa tayong nag-overcome, dapat nalagpasan na natin yun. At ang ino-overcome na natin ngayon, panibagong level. Tama ba? Parang sa ano lang yan, Candy Crush. Nakalimang buhay ka na hindi ka pa rin umaalis sa level mo. Diba? So, manghihingi ka ng buhay dun sa Facebook, magsisend ka ng request, pahingi namang life dyan, maka-level up lang. Diba? May mga ganun ba? Kasi yung tita ko, addict po sa Candy Crush. Nasa level 500 plus na siya. Hindi siya nakakatulog sa trabaho, hindi dahil sa trabaho niya, kundi dahil sa Candy Crush. But anyway, overcoming. By now, siguro naiintindihan niyo na ako anong ibig sabihin ng overcoming. Ibig sabihin, may napagtatagumpayan, may nalalampasan, dahil hindi tayo sumusuko kung hindi tayo nagpapalakas sa Panginoon. So, are you here para magpalakas sa Panginoon? Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka nandito? Today, we'll be looking at how peace is power. Alam na natin, di ba, na ang peace that comes from God is power. But this morning, we're gonna talk about peace and yung big concept and we'll translate it sa practical. Kasi kailangan maintindihan natin paano ko gagamitin tong power na binigay ng Panginoon sa akin. Diba? People can easily say, have peace, my friend. Pastora, papray naman. Have peace in the Lord. Diba? Oo nga, have peace. Pero paano? Paano yung peace? Paano? Sige nga, explain mo nga step by step. Paano yung peace? Kasi madaling sabihin na, I have peace in the Lord. Pero pag napipressure ka na, may nalulunak na sa'yo, parang gusto mong bigwasan, di ba? Parang pag sa palengke, nagdidikitan kayo, ano ba, padaan din naman, di ba? Pag may mga pressure, pag may weight, may tumutulak sa'yo, minsan, hindi mo na alam yung gagawin, gusto mo na lang manakit, gusto mong may masabing hindi maganda, gusto mong manmanghila ng buho, or hindi lang sa crowded places, even sa pressure ng buhay.
that when we feel the weight of life, the pressures of life, dun na tayo na, teka, parang ayoko na to ah, di ko na kayang buhatin to, give up na ako. But the Lord says, I have given you power, I have given you my peace. Now, God wants us to learn how to practically live out peace in our lives. Kasi posible yan, kapatid. Hindi magbibigay ang Panginoon ng something na imposibleng gamitin. So when the Lord says, I have given you peace, kailangan alam natin gamitin yung peace na ibinigay niya. So before we move forward, let's just go before the Lord and pray. Our Heavenly Father, we just thank you for today. God, we thank you that you are speaking to us right at this moment, God. And that you want us to overcome things and pressures in our lives, Panginoon. So we can live our lives na hindi talunan, kung hindi isang buhay ng matagumpay na Kristiyano na sumusunod sa iyo, Panginoon. So we thank you that your peace will come upon your people as we continue to receive the word that comes from you. And Holy Spirit, we open this moment for you. Go move, God. And we allow you to speak and to touch places na hindi namin alam na meron kami, Panginoon. And to unload every heavy weights and heavy pressures na meron kami, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. So ilan dito sa kwartong ito na nagwi-wish na sana meron akong maraming peace. Na may peace of mind, na nakakatulog ako ng maayos kahit may pangangailangan ako. Sino dito yung pwede mong sabihin sa katabi mo ngayon, penging peace? O, sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Diba? Now, naturally, for me, diba, pag sinabing peace, for me, naturally speaking, in my mind, ang peace para sa akin, eh, itong beach. Sana all. parang nasasabik ako, considering na Pilipinas ito, na maraming karagatan, kasi sa amin po yung beach namin sa Canada, peke, man-made, wala kaming tubig alat, puro kami, ano, lake. So, nagpapanggap kami na may sand, may beach, kasi gawa lang ng tao po, dahil gusto rin namin mag-summer. Pero minsan, kahit summer, frozen yung lake. So, medyo nagdadive kami, ay, matigas. Diba? Yellow kasi. Pero dito, punong-puno ng beach, diba? So, parang pag sinabi mong peace, yung parang, diba, karagatan, tapos nakaupo ka lang, tapos may music ka, tapos may taghahatid ng pagkain mo, tapos wow, what a life. Sana oil. Diba? Or minsan naman, kung hindi natin afford, kasi ako, di ko rin masyadong afford yung patravel-travel, ganyan. So, minsan naman, yung meat, diba? Yung puno lang yung kapagkainan mo, parang puh, sarap, diba? Yummy! Ako masaya po ako pag may pagkain. At may kasama akong kumakain. Parang wala akong problema, parang di ako nag-iisa, parang wala akong iniisip na gagawin. Kasi sarap, tignan mo naman, lalo na pag libre po, no? Iba? Iba ang peace of mind. Iba rin yung peace of pocket, kasi hindi gagastos yung pocket mo. Yusin naman, halata ko sino yung pinaka-peaceful sa lahat, ano? Diba? So may mga simpleng bagay na parang we go to kasi we find peace and comfort there. Diba? May mga bagay tayong pinupuntahan o ginagawa or ina-acquire sa buhay natin kasi peaceful, man. Peace. Ay, ibang peace yun, ha? Ay, naisip nyo. Eto, peace na maganda. Peace na busog. Alam mo, tataba na namin. Champion na champion. But then, look at this picture. Alam niyo ba ang title ng painting na yan? Ni Jay Dawson. Ang painting na to, ang title is Peace in the Midst of the Storm. Anong nakikita niyo sa picture? Kung nakikita niyo siya? Kidlat? Ano pa? Falls? Pero yung falls, raging waters eh. Pati yung cliff, broken. Pero ang title ng painting na to is Peace
in the midst of the storm. Hindi ko alam kung na-encounter niya na tong painting before. But take a look of this next slide. There's a bird in the middle of the cave. Eto siya. Zooming in, that's what the peace is. The bird chose to flew, diba? Pinili niyang lumipad sa raging waters, sa kumikidlat na lugar, at dumapo doon at sabi, peace. Look, nakachill ang bird. Na halos nagkakagulo na yung paligid niya, may kidlat, may baha, may bumabagsak na bato, may raging waters na paparating. But doon niya piniling magstay. Doon niya piniling mag-Airbnb in the midst of the storm. Now this is what we want in our lives. Kasi for most of us, the idea of peace is distorted. Pag sinabing distorted, hindi malabo. Distorted is, pag sinabing distorted, parang hindi ayos, twisted. Kumbaga sa katotohanan, baloktot. Diba? So twisted, distorted. Kasi minsan, para sa atin, pag sinabing may kapayapaan ka, yun yung wala kang problema, wala kang kasama sa beach, yung dagat lang, yung sun, at yung naghahatid ng pagkain mo at nakahiga ka. Oh, peace. And life, the pressures of life, twisted what real peace is. So today, hindi ko alam kung ano yung tinatakasan nyo. In the one who created the waters and who created the nature. Diba? Even in the boat, the waves and the winds still know his name. I can be still. It is well with my soul. What does peace look like to you? Some people, they find peace in a vacation, di ba? Daming pera, daming travel rules. Ako hanggang tag lang eh. Nakapag-travel na ako sa Facebook. Pag may nakita kang post, di ba? Package. 2 nights, 2 days. Tag mo na. Uy, parang nakapunta na rin kami. Sa Ilocos. Di ba? Hanggang doon lang kaya mo eh. Some people, they find peace in a relationship. They jump from one relationship to another, to another, to another, to another, to another, to another, to another. No, parang ano lang yan, no? He cries out, no? Going to the left. We go to the left. Some people, they find peace in a hobby that they lose sight of everything else around them. Focus na lang sila. Diba? Not just a hobby. Maybe it's a habit. Habit na lagi mong ginagawa kasi that's your only escape. Pag na-pressure na tayo, pag na-stress na tayo, you go to something na, ito kasi nagtatanggal ng stress ko eh. Ito yung nagbibigay sa akin ng kalimot. Yung Tagalog ko. Ito yung nag-make sa akin to forget. Na makalimutan ko kung ano yung nagpapa-pressure sa akin. Some people, they find peace in their own strength, in their own money. But money, they don't last forever. Now, real peace is when God allows you to go back to that job na hindi ka sinusweldohan o mababa ang sweldo mo. Real peace is when God allows you to go back to your home kahit magulo, kahit maingay, kahit walang pagkain. Real peace is when God tells you to leave everything behind, lahat ng benefits mo, ng trabaho, ng comfort mo, just to go do His mission. That's real peace.
Kasi, real peace, sabi nga, is not the absence of pressure. Real peace is staying chill even in the presence of pressures. That's life. Life is unfair. Life, siya nagbibigay ng pressure sa buhay mo. Malagpasan mo yung isang pressure today, tomorrow, another pressure, another stress, another problem. At ito, hindi mo pinaplano. Uy, bukas ka na mangutang. Bukas na ako mangungutang. Bukas ko na siya poproblemahin. Ay, sa makalawa ko na lang poproblemahin yung wala kaming makakain. Hindi mo na si-schedule yan. Sometimes it comes unexpectedly na hindi mo plinano, hindi mo in-expect, pero it comes anyway. Alam mo yung mga bisita na hindi mo in-invite pero nandun sa handaan nyo? Uy, nandito ka pala. Oo, sarap na tiyanghay mo, no? Di nakagets? Oo, dito ka! Kanina ka pa dito, ah! Oo, sarap ng palabok nyo. Di talaga makagets si Kumari, di naman imbitado. May pabaon pa. So you see, pressures, they're uninvited, but they still come anyway. Now, how do we navigate as people who believes in God and keep our peace when everything is pressuring us? So sabi, paano tayo gagalaw? Tayong mga naniniwala sa Diyos, tayo ba'y naniniwala sa Diyos dito? Meron bang hindi naniniwala sa Diyos dito? Tanoy mo yung katabi mo, naniniwala ka ba sa Diyos? So kung naniniwala tayo sa Diyos at may pananampalataya tayo, ngayon paano natin makikita ang daan patungo sa kapayapaan? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Peace is not found in something that is external. Peace is found in someone that is internal. Hindi siya nakikita sa labas. Kaya nga, di ba, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo magstay o kung ano man ang gawin nating paraan, hindi tayo natatahimik sa gabi. Hindi tayo natitigil sa kakaisip. Kasi hindi naman doon nakikita ang totoong kapayapaan. Ang totoong kapanatagan ay from the inside, sa kalooban. Nakita niyo yung ibon? Andun lang siya sa loob. Natutulog malamang. Habang nagkakagulo ang kalikasan sa paligid niya. John 16:33, it says, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Now, ito yung mga pressures ng buhay. But take heart because I have overcome the world. Now, this is Jesus speaking. Sabi niya, Jesus said, we're gonna have troubles, we're gonna have pressures, we're gonna have stress. You know, but we have to take heart because He has overcome the world. Now, there's something about waiting upon the Lord. Yung naghihintay ka, kailangan mo na ngayon, pero kailangan mong maghintay. Alam niyo yung sa clinic, pupunta ka sa clinic kasi mas may masakit sa'yo. Pero pagdating mo doon, pang 275 ka sa linya. Yung number na nakapost, 89. Pero hindi ka pwedeng umalis kasi kailangan mo na makita ang doktor. Now, some of us, minsan iindain mo na lang yung sakit. Uuwi na lang ako. Itutulog ko na lang ito. Pipikit na lang ako para pagkising ko baka mawala. Hindi ako maghihintay. But there's something precious about waiting upon the Lord. Because our peace comes from the Lord Himself. Kaya nga ang pangalan niya ay Prince of? Prince of? That's who He is. That's Jesus. That's the doctor that we wanna see. Right? Nakapila tayo sa Kanya, pero minsan si Lord, He takes His time. Diba?
even si Jairus, di ba yung synagogue leader sa Mark 5? Yung anak niya, na si Tabitha, yung 12 years old na bata, may sakit. Mamamatay. Hindi lang may sakit, mamamatay. So dahil pastor siya, meron siyang authority to bypass people and say, Jesus, pwede mo bang puntahan yung anak ko sa bahay? Mamamatay na kasi. So, kung di ka busy, sana madalian natin, no? Sana magmadali ka, Lord. Eh si Lord, that time, kung binasa mo yung Mark 5, ang daming crowd na sumusunod sa kanya. And along the crowd, doon niya nakita yung bleeding woman. Did the Lord stop for the woman? Of course. Hindi bother kay Lord ang mga taong lumalapit sa kanya. So imagine mo, ikaw si Jairus, may nag-aagaw buhay na anak mo doon. Pero si Lord, teka lang ha, may papagalingin muna ako dito. Sinong nag-touch ng hem ko, di ba? Imagine mo, naghihintay ka. Magmamadali ka na kasi buhay na ng anak mo yung kapalit. Hinihintay mo si Lord, Lord. Petsa na Lord, oh, baka naman. But the Lord is taking His time. Hinahanap niya sinong kumawak ng damit niya. Who touched me? Diba? At si Lord, biruin mo ah, maghihintay talaga yan. Who touched me? Kasi kung ikaw yung babae, di mo agad sasabihin, Lord, ako yun. Diba? Kasi nga, persecuted yung babae. So Jairus, he had to wait upon the Lord to receive his answered prayer for the child. Ngayon, ang tanong, are you willing to wait upon the Lord? Na kahit nagkakagulo na sa bahay mo, yung anak mo mamamatay na. Hintayin lang natin si Lord, kalma ka lang. Masasabi mo kaya yun? Mama, wala na akong baon, wala akong pamasok bukas, may exam kami, paano ko papasok, baka di ako payagan. Kalma ka lang. Hintayin natin si Lord. Can you tell that? Can you say that? In the midst of pressure, can you say that? Mama, masakit yung ganito ko. Anak, wala tayo. Mama, masakit talaga. Hindi ko na... Hintayin natin si Lord. Diba? Kung nanay ka, parang lahat gagawin mo. Kunin nyo na ko yung baga ko. Yung... Diba? Lahat gusto mong ibenta para... Kasi gusto mong gawan ng paraan. But sometimes... We gotta wait upon the Lord to move, to act on your behalf. That's peace. Hindi na. Sometimes when we're too pressured, we do stupid things. Tapos pag ginawa natin yung kalokohan na yun or yung ginawa natin on our own at means, pasensya na ha. Hindi ako yun eh. Nagkamali lang talaga. No, but God is saying, I'm giving you peace. Sabi nga, that's why I told you all these things so that you may have peace. Say peace. Peace. On your own? Peace in? Sino tong me? Jesus Christ. Peace in me. Hindi lang peace na, ay hindi ko muna po problemahin. Tapos mamaya, pinaproblema mo na. Diba mamaya namumutang na tayo. Mamaya, may ginagawa na tayo hindi maganda. Ginamit na natin lahat ng connection natin. Ako, Lord, di na pwede to. Kailangan ko na talaga. May paraho pa ako. Diba? But sabi, I told you all these things. In this world, you will face many sorrows, many trials, many troubles, many pressure, many pakyaw. Diba? But sabi, hindi ko sinabi to para ma-discourage ka. Sinabi ko to para makakuha ka ng kapayapaan sa akin. Matagpuan mo ang kapayapaan sa akin. Dahil I have overcome. The world is saying we're still going to go through trials. But we need to maintain peace while going through them. Alam niyo ba si Whitney Houston?
as they do their investigation kung bakit siya namatay, kilala niyo po ba si Whitney Houston? I have nothing! 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 At tinuloy ko talaga, no? Bida-bida! Bida-bida! Diba? Nung patuloy na investigation, they thought, yung at first, they died because, she died because of the drug overdose. Dahil nagpakamatay siya with drugs. But there's something that led her to do that. She wanted to die because she was brokenhearted. She was depressed. Now, you can have everything in the world that's Whitney Houston. May bodyguard siya. May bodyguard si Whitney Houston. But she didn't have peace. And she just gave up. Now, you see, makuha man natin ang lahat. But that will be temporary peace. Kaya nga, we strive to pursue the peace that comes from the Lord. Now, I wanna show it to you para maintindihan nyo. Sorry ah. Gagamitin ko lang po yung mga props ko. Now, we see, sometimes, it's easy to just do things on your own. Yung sarili mo lang yung iniintindi mo, tama ba? Yung wala kang iniisip na project, wala kang iniisip na school, wala kang iniisip na bayarin, wala kang iniisip na mga anak na matitigas ang ulo, wala kang iniisip na tuition na babayaran, wala kang iniisip na ganito, ganyan. It's easy to just go through life. Higa, tulog, bangon, kain, internet, tulog, gising. Sarap, di ba? Sana oil. But that's not life. Life is like this chair. You're busy doing your thing. Kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung responsibilidad mo on your own. And life gives you something else to hold on to. Kaya pa. Nakakapagsalita pa ako, no? Nakakapag-preach pa ako. Habang binubuhat ko, yung isa pa. Kaya. Whoo! Sana lumaki muscle ko neto. Right? But something unexpected happens. Lord, I'm gonna do your will. Pupunta ako ng Pilipinas, mag-impake ako, magta-travel ako. That's it. Gagawin ko kung anong papagawa mo. God gives you something. God gives you responsibility. That's life. Gives you pressure. Gives you weight. Bigat na ito ah. Akala ba ka na ba? Right? And you go to yourself. Teka. You go to yourself. Carrying it. Lifting it. Okay pa. Hinihingal lang. Pero kaya ko pang buhatin. Nagagawa ko pa yung kailangan kong gawin. May carry pa ako. Okay pa. Carry. Carry bells. Ah, Lord, sometimes this is us. We just go through life lifting it, the burden, the weight, and say, kaya pa, okay pa, okay pa. Right? Now, something happens along the way. You feel lonely. You feel lonely. Lahat po nang makukuha ko towards po to sa fans natin. Joke lang. Joke lang po. Minsan, yung mga maliliit na bagay, the things that annoy you, it pressures you too. Ako po kasi pag mag-isa, na mabigat sa akin yun. Hindi ako nakakakain kahit may pagkain ako pag mag-isa ko. So I'd rather go hungry than eat. Maliit na bagay. Pati ka kumain. Hindi mo talaga naintindihan eh. I'm here doing what God asked me to do. And I have this. Kaya ba, Lord? Kaya ko pang buhatin. Nalilift ko pa kahit konti. Kaya ko pa. Mamaya ang kabila naman. But you see, minsan darating ka talaga sa point na mangangawit ka. Na Lord, I just wanna serve you. I'm preaching to the lost. I'm encouraging people. I'm giving everything I could, Lord. Minsan kahit walang pa
nagpapahinga, we go. Kasi we need to. People need you. And sometimes I would go home and say, Lord, ang bigat na, ayoko na. Hindi ito yung sinign up ko, Lord eh. Okay lang ako yung maleta ko, naakyat ko sa kwarto. Dinagdagan mo ng bag ni Joshua, tsaka ng bag ni Mark. At kailangan kong pagsabayin buhating yan. Lord, I'm overwhelmed. Hindi ko na kaya. Sometimes that's us. We try to keep up lifting everything in our lives until to the point we give up and say, that's it. I'm too pressured. Ayoko na. And even kanina umaga, I was too pressured. I was telling Tito Marlo, Tito Marlo, uuwi na ako. Why? Because I couldn't get my PowerPoint to work. It wasn't downloading, it wasn't sharing. Kasi yung message ko na inaaral for a week, binago. Kaya pala binago, kasi we need that. Overcoming pressure. And when we preach a message, it has to be you first. Kaya sabi ko kay Brother Mar, kaya pala overcoming pressure. Ang ituturo ko. Mai-experience ko pala to. 10:15, nagda-download kami ng PowerPoint. Huwag na lang kaya ako mag-PowerPoint, Tito Marlon. Ayoko na. You can ask Tito Marlon. I was like, ayoko na, Lord. I was crying outside. Because I was pressured. People are waiting for me to preach something. People are waiting for me to show something and to speak life. And I was so pressured, Lord. May naghihintay sa akin. Mga ilan sila sa loob, Lord. Naka-video pa kami. You see the pressure? But God said, have peace in me. Now we wake up every day and sit under the pressure of life and say, Lord, upo na lang ako, yoko nang buhatin. Nakaka-relate kayo? Na minsan gigising ka, uupo ka na lang sa kama mo, Lord. Ayoko nang pumasok. Ayoko nang magtrabaho. Ayoko nang magluto. Ayoko na mag-meeting. Ayoko nang mag-ministry. Pwede bang upo na lang ako dito, Lord? Kasi napipressure ako, Lord eh. Ang bigat ng binibitbit ko. Kung mic lang, okay lang. Pero dala ko sila, yung upuan, na may nakaupo din. Lord, ayoko na. But that's not life. You see, life is not bias. Hindi kumporme pastor ka, o leader ka, o mayaman ka, mahirap ka, ikaw lang nakakaranas niyan. You see, as I have lived here for ilang months na, it's 8, 9 months, I can say that the past months had been the hardest of my life. Kasi you feel like wala kang tulong, wala kang tulog, hindi halata pero wala kang kain, wala kang kasama. Even kagabi, sabi ko, Lord, binabago mo yung message, Lord. So kailangan ko makauwi agad. Dalawang oras, ako naghihintay ng jeep. Nag-feel goa na ako para lang makapunta ng Commonwealth. Wala pa din. Pagdating sa Ever, ang pila, 1 oras. And I couldn't pay for Grab or taxi kasi yung allowance mo, delayed din. Lord, gapang na lang ako, Lord. Lipad ba ako? May nakita kong posing nung nakaraan eh. Lipad ba ako, Lord? Kasi wala akong magawa eh. But you see, that's where the message came. Have peace. Pila ka lang. You'll get home. And don't worry about the message because the message will come from me. You cannot change them, but I can. Have peace. Have peace. Ay, yung PowerPoint ko. Hindi ako nagbasa, Lord. Pagdating ko pa sa bahay, dahil pagod ako, tulog ang girl. Napagod ako eh. Tulog ako hanggang 4:30 ng umaga. Pag 4:30,
Tita Gina, ikaw na lang mag-preach. Saan ako kukuha, Lord? Habis. Kasi ako muna yung tinest ni Lord. Right? How many times I would wanna give up and say, Ma, bilang niyo na ako ng ticket. Gusto ko mag-break. Gusto, ha, ayoko lang. Hindi pala ganun kadali, Lord, yung sumunod sa'yo, Lord. Right? In John 12, 13, 14, 15, 16, bago sinabi to ni Jesus, pinre-prepare ni Jesus yung mga disipulo niya, dali iwan niya na sila. Sabi niya, I'm gonna leave you, I'm gonna go to my father, I'm going somewhere na hindi pa kayo nakapunta. Iiwan ko kayo. So itong mga disipulo na pressure, mawala yung financer namin, mawala yung tagapakain namin, mawala yung taga milagro ng buffet, di ba? Si Lloyd, dalawang isda, limang pirasong tinapay, napakain niya 5,000. Grabe, no? So, hindi pa sa gyup-gyup to eh. So, na-pressure ang mga disipulo and sabi, Jesus, dito ka na lang. Mas may natutulugan kami kapag kasama ka namin. Mas nakakakain kami pag kasama ka namin. But Jesus said, it's better for me to go away. It's better for you, for me to go away. Sabi, God does not want to give you peace in the absence of pressure. He wants to give you peace in the presence of it. Kaya sabi niya sa John 16:7, but I tell you the truth, it is to your advantage, say advantage, that I go away, for if I do not go away, the helper, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby will not come to you. But if I go, I will send him. In case you don't know, he's the Holy Spirit. Amen. The advocate. Pag sinabing advocate, ni-research ko sa Google at Tagalog nito, tagapagtaguyod. Alam niyo ba yung mga advokasiya, yung mga advocate na naglalaban ng rights ng ibang tao? The helper. Who fights for you. Sabi, I will send him to you for you to be in close fellowship with him. Pag sinabing close fellowship, tight, walang alisan, walang iwanan. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung anong kakaharapin mo, yun ang kakaharapin ko. Kung anong binubuhat mo, yun ang bubuhatin ko. He's the advocate. And the Holy Spirit is not an it. Hindi siya bagay. Hindi siya prinsipyo. Hindi siya ideya. Hindi siya imagination. He's God in another form. Kaya nga sabi ni Jesus, gusto nyo na dito ako tumiras ay mag-stay sa inyo? Ako, makakasama nyo lang in the present. But when what I give you, when the Holy Spirit comes, He goes with you wherever you go. He goes before you, He goes behind you, He goes with you. But si Jesus, diba? Kung saan lang pumunta, nandun lang, hindi na mga disipulo. But these disciples, they can go anywhere. In Judea, in Samaria, into the ends of the earth, because of the promise of the Holy Spirit. The helper. Sabi mo sa kanila. You know, they all felt the pressure of Jesus leaving them. And you see, let's add one more. Si MJ naman ang bubuhatin ko. Kahit may helper ka, the pressures of life, they still come. At hindi lang pa-physical mo ang inaatake. Mentally, emotionally, financially, spiritually, the pressure is on. Now, you get up one day. Lord, I can't anymore. And you see, when you're lifting your burden on your own, this is when you're vulnerable. Dito ka mahina.
Kasi kung gusto niyo akong sampalin ngayon, masasampal niyo ako. Kung gusto niyo akong sipain ngayon, sisipain niyo ako. At masasaktan ako. Kasi when you're doing it on your own, that's when you are weak. That's when the enemy keeps attacking you. That's when the enemy is trying to defeat you. But you cannot be defeated. You have Christ in you. Nakikets na. Now, how do we navigate with pressures in our lives? Kung nagsusulat kayo ng notes, wala siya dito. Here's my point. Receive the help from the advocate. It is for your advantage. Kung meron kayong help ready to use, would you use it? Would you use the help kung meron dyan available? Would you? Tanoy mo ang katabi mo, gagamitin mo ba yung tulong? Of course! Kaya nga sabi ni Lord, mas lamang kayo kung wala ako dito kasi yung iiwan ko, siya ang tutulong sa inyo. The comforter, the intercessor, the counselor, the one who encourages, he's the one who strengthens, he's the one that is on standby 24/7. Matataka, he's the one who's gonna get you up. Standby siya. Pag sinabing standby, walang tulugan. Shift niya, ongoing. Now, that's my point. You wanna have peace? Receive the help from the advocate. And he's the Holy Spirit. Sabi, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you. Basahin nga natin to. Sabay-sabay from the start. 1, 2, 3, go. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Si Jesus ang nagsabi niya. I want you to learn and understand how powerful the Holy Spirit is. One, He's gonna teach you the things you do not know. Hindi ko alam kung paano ko pabubuhatin to, Lord. But the enemy said, the Holy Spirit says, suot mo yung isa dito. He'll give you direction. Yung isa, dito sa kabila. Now, it's easy for you to carry. But then again, Lord, anami ko pa rin bitbit. Konting time lang, bibigat ulit to. Kasi may dadagdag ulit ng pressure. Now, what the Lord wants us to do is to call on the Holy Spirit. Sabi, I will teach you all the things you do not know and I will remind you of the things that you already know. So, ang role lang natin is to read the Word of God. We don't need to memorize the Scripture. You just need to get the Word in your system. So, when you need it, may ipu-pull out yung Holy Spirit to remind you. How many times I've shared and encouraged and I prayed for people na hindi ako in-schedule. Na last minute, on the spot, ngayon may gusto kang i-encourage ako nila, ha? Hindi ako nakapag-review eh. Hindi ko nabasa yung memory verse ng leader ko. Sorry. Pag-pray mo to, hindi ako ready. How many times I've seen myself in a moment where it's on the spot, and God would just remind you, remember when you read this. Remember nung nakinig ka nito. Remember nung pinag-aralan mo to. Now encourage them. You see how powerful the helper is in you. Tuturuan ka niya ng mga bagay na hindi mo alam at ipapaalala niya sa'yo yung mga bagay na hindi mo alam na nasa'yo. So that's our job. My second point is that dive into the Word. Stick to the Word. So that when you need it, when pressure comes, merong ipu-pull out
ang Holy Spirit sa iyo and say, you can stand on it. Yes, pa. Kung inanoy ka ng anak mo o ng katrabaho mo o yung demands sa work mo, hindi mo kaya. Yung responsibility mo sa buhay, hindi mo kaya. Sabi, you have the helper. I'm just gonna go back to what the word says. I've given you the Holy Spirit, the advocate. Now what you do? Holy Spirit! I need you! I need you! I need you! Help me! It's too much! It's too much, Lord! Easy. Holy Spirit, I need you. Unexpectedly, something happens. Wala kang allowance for a month, and you have a ministry to take care of. Lord, eto talaga, ikamamatay ko. Kapag binuhat ko na lang ako lang, Holy Spirit, I need you! I need you! Help me! Nakikita nyo? It's easy. And I can let go. And it still is going. It's going. Then I can do more for the Lord. You see? Hindi siya absent. It's still here. But someone's carrying it for me. Someone's lifting it for me. Because I need help. Hindi ko kaya. I'm still pressured if I do it on my own. How do we overcome? Let go. And let the helper do his job. It's easy, right? It's easy. Sabi, Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Thank you, Holy Spirit. You will keep in peace. So, ibig sabihin, may peace na kulang. May peace na kulang-kulang. Makatulog ka ngayon, pagkatapos ng tatlong gabi, hindi ka na naman nakakatulog. But sinabing perfect, complete. Sabi, you will keep in complete peace. All who trust in who? All who trust in the Lord. All whose thoughts are fixed on you. Here's my third point. Get your thoughts fixed on Jesus. Get your mind fixed on Jesus. The moment you focus on your burden, on your pressure, on your weight, you'll give up. You'll get tired. You'll go home and say, bye, Philippines. Di sa Canada na ako, malamig dito. Hindi na ako magko-commute kasi may sasakyan ako. Makakakain pa ako kasi yung tatay ko mahilig magluto. May mga kaibigan ako doon. Pwede kaming mag-hangout. It's easier that way. But God said, that's not what I call you. I have given you life. That's the promise of the Lord. I've given you life not to break you, but to make you. So the pressures that comes in our life, it's not meant to break us. It's meant to make us, to grow us, to mature us. Woo! Hindi lang tayo pa feel good. Sabi ko nga, the Lord wants us to be changed, to be transformed, to not be the same anymore. It's here to make us. But if you get the wrong idea of peace under pressure, it'll break you. But sabi, I have given you the helper, the advocate, the comforter, the strengthener. I've given you the Holy Spirit. God Himself is gonna carry and lift up every burden, every weight, every pressure, every stress that you're going through and that you're carrying. You see, it becomes easy. You just feel it, but you don't lift it. Nakuha niyo yun, church? It's easy dahil kahit nararamdaman
naramdaman mo siya, kahit present siya, hindi ikaw ang bumubuhay. Peace under pressure. Sometimes we wish everything would go away. That maging malayo tayo sa mga bagay na nagpapa-heavy ng ating pakiramdam, ng ating pag-iisip. Parang sabi ng Lord, hello? Ang ginagawa ko rito? Sabi, peace I live with you. My peace I give you. Kaninong peace? Kanino galing yung peace? Kay Lord. I do not give to you as the world gives. Kasi what the world gives is temporary. What the world gives is heavier. Sabi, do not let your hearts be troubled. And do not be. Tanongin mo yung katabi mo, are you afraid of the pressure in your life? Takot ka ba sa challenge ng buhay? Takot ka ba sa ibinabato ng buhay sa'yo? Sabi, everything will become easy. Hindi siya mawawala, but everything will become easy when you have the peace that comes from the Lord. Life with pressure becomes easy with the Holy Spirit. You may be feeling it, but you're not lifting it. After nito, bukas, mararamdaman mo pa rin yan. Nandiyan pa rin yung katrabaho mo na ayaw magtrabaho, na ayaw kang tulungan. Nandiyan pa rin yung workload mo na hindi matapos-tapos, isang buwan mo nang ginagawa. Nandiyan pa rin yung boss mo na ninanag ka, di ba? Na pinagsasabihan ka, na pinagkagalitan ka, hindi mawawala yan. Nandiyan pa rin yung pangangailangan ng mga anak mo. Nandiyan pa rin yung sarili mo na kailangan mo alagaan. So you see, you may be feeling it, but you don't have to lift it yourself. Call on the Holy Spirit. Amen. Hindi ka makatulog, call on the Holy Spirit. Si Pao ang pupunta sa iyo. Kunin mo yung number naman. Diba? Do you have a responsibility na hindi nyo makaya ng mabuhat on your own? Call on the Holy Spirit. You have a ministry that you need to take care of. Call on the Holy Spirit. You have needs that you need to provide. Call the Holy Spirit. Lord, I'm gonna rest on you. Wala akong message today, Lord. Pero I'm gonna sleep until 4:30 a.m. Bahala ka na. Ayaw mag-download ng PowerPoint mo. Lord, bahala ka na, Lord. Gumawa ka ng milagro. Kasi I can't. Pressure. Now we're singing it kanina. Sabi, I will bless the Lord at all times. I will bless your name. Minsan when pressure gets to us, we tend to go away from the Lord. We tend to leave the Lord. We tend to ignore the Lord. Lord, pagkatapos ko na lang trabahuhin lahat to, tsaka ako babalik sa'yo. Lord, pagkatapos ko maasikaso to, tsaka ako magpupuri sa'yo. Lord, pag nasolve ko na yung problema ng anak ko, ng pamilya ko, tsaka ako kakanta para sa'yo. But what we're saying kanina, I will bless the Lord at all times. Kahit may raging seas, kahit may raging storms, it is well. So right now, just...